Good morning sa ating lahat. We praise and thank the Lord for this opportunity na again makapagpuri tayo, makapagsamba even with this physical gathering. So this time before we start, manalangin po muna tayo. Let us pray. Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan sa bawat isa sa amin. Salamat po sa inyong kaligtasan na inyong ipinagkaloob sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesucristo, aming Panginoon. Ngayong umagang ito, dalangin ko na tulungan niyo kaming makinig sa inyong mga salita. Puspusin niyo po kami ng inyong banal na spirito upang maunawaan ang aming talakayin, upang maunawaan ang aming pag-aaralan. Kaya Panginoon, nawa, tulungan niyo kami na ma-enjoy ito and at the same time, makapag-focus lamang sa inyo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. This Sunday, gusto po nating wakasan ang ating topic na Christ in our body sa pamamagitan ng topic na or sa title na The Church, ang Iglesia. Yung ating text po ay makikita sa 1 Corinthians 12 and 13. Ayan po, para po masabayan niyo po ako sa ating discussion or talakayin, buksan po natin sa 1 Corinthians 12 and 13. But before that, gusto ko pong ibahagi sa inyo itong kwento patungkol sa Spartans. The brave 300 Spartans. Alam niyo po kung napanood niyo na ito, gusto kong malaman nating lahat na ito po ay true story. Na nangyari po talaga ito sa ating kasaysayan. Na kung saan meron po tayong brave na 300 Spartans who fought to defend their country. Okay, hindi lang po ito isang palabas. True story pong nangyari ito. So imagine a thousands of Persian warriors pumunta sa Greece upang sakupin ang bansang Greece. But then, ang unang mga mandirigma na humarap sa kanila ay itong 300 warriors. Just imagine, paano kaya mananalo itong 300 warriors compared to these thousands of armies of this Persian Empire? But you know what? They were able to defend Greece sa pamamagitan ng pag-defend ng tinatawag nilang makipot na daan or a passageway going to Greece. This passageway ay isang maliit lang na daan, hindi gaanong kalakihan, na kung saan itong thousands of people cannot enter there, but they can only enter there sa pamamagitan ng daan-daan lamang na nakalinya papunta dito sa passage na ito. And so these brave 300 were able to defend their country. And you know what we can get from them? Ano yung makukuha natin mula sa kanila, mula sa Spartans na ito? Una, makikita natin that they were a team. Team sila. Hindi sila watak-watak. Pangalawa, they work as one. Okay? When they do something, pag may ginawa sila, ginagawa nila ito together. And thirdly, they
battle as impenetrable unit. Ibig sabihin, pag nakikipaglaban sila, walang makapasok na kalaban sa kanila because they defend each other. These are the Spartans. But then again, like other heroes, namatay sila. Pero dahil sa kabayanihan na kanilang ipinakita, dahil sa katapangan na kanilang ipinakita, dahil sa pagkakaisa na kanilang ipinakita, lalong nagkaroon ng lakas ng loob ang buong Greece na magkaisa para ipagtanggol ang kanilang bansa. What a wonderful sight. And it says here, after King Leonidas defended and stood their ground, gumawa po ang mga Greeks ng isang monumento. And it says here, "Go, stranger, and to Lacedaemon, tell that here, obeying her behest, we fell." Na sa madaling salita, ibig sabihin, we stood our ground. However, alam natin that there's unity, but we know that along this unity, kasama nitong pagkakaisa, ang lagi nating kalaban, na lagi nating sinasabi, ay ang ating mga sarili. That's the reason why watak-watak tayo. That's the reason why hindi natin makamtan yung unity, yung pagkakaisa. It's because of ourselves. Because of our sinful nature. Because of our selfishness. And this morning, gusto ko pong talakayin natin itong dalawang bagay. First of all, when we talk about 1 Corinthians 12 and 13, we talk about what we are familiar of when talking about one body in Christ. And then second, na gusto ko pong i-discuss what we usually miss out. Ano ba yung lagi-lagi nating nakakalimutan pag pinag-aaralan natin itong body in Christ or the church? So, I'd like to talk about the first one. Gusto ko pang pag-usapan natin yung una. Ano ba yung familiar na tayo, yung alam na natin kapag pinag-uusapan natin itong 1 Corinthians 12? Okay? 1 Corinthians 12 and 13. Number one, we know that we are one spirit in Christ. Okay? This is obvious. Alam na natin yan. We are one spirit in Christ. Makikita natin yan sa 12, 11 to 13. Secondly, we have different gifts and functions. Meron tayong iba't ibang mga gifts. Meron tayong iba't ibang mga role sa ating mga iglesia. And then thirdly, makikita natin sa chapter 12 to 27, it talks about working together as one body. Na sa isang iglesia, we need to work together as one body. These are the obvious when we talk about 1 Corinthians 12 and 13. And fourthly, that we are the church. Obviously, the building, itong building na ito, hindi ito ang church. Tayo po ang iglesia. But these are the obvious. Ito yung alam na natin. And we know that we function like this. Alam nating lahat na dapat ganito tayo. We work together. We are the church, and we have different spiritual gifts. Actually, tayo, when we function in the church, iba-iba tayo ng gift na ginagamit.
may iba they're gifted in teaching, may iba they're gifted in music or in worship and adoration. So many different spiritual gifts. But this time, I'd like to focus on yung ano ba yung lagi nating nami-miss out kapag pinag-uusapan natin ang 1 Corinthians 12 and 13. The first one that we often miss out is that we are empowered by the Holy Spirit to fulfill our task. Bakit ko nasabi na minsan nakakaligtaan natin to? Na ang nagbibigay ng kapangyarihan sa atin para magawa natin ng mabuti yung ating responsibility ay ang banal na Espiritu. Sabi rito sa verse 11 ng chapter 12, all these are empowered by one and the same Spirit who apportion to each one individual as He wills. You know what, mga kapatid? What separates a genuine believer to a carnal Christian, aside from living a life of sin, is living and dependent in the power of the Holy Spirit. Yan ang malaking pagkakaiba ng isang tunay na mananampalataya sa isang mananampalataya na namumuhay sa kasalanan. Ano yon? Nakadepende siya sa banal na Espiritu na nag-guide, nagpapalakas sa kanya upang magawa niya ang kanyang katungkulan sa Panginoon. And many times, mga kapatid, many times sa ating mga buhay, it's true. Sometimes we don't even acknowledge the presence of the Holy Spirit sa ating mga buhay. Many times, we don't really depend on the power of the Holy Spirit. Bakit ko yan nasabi? Kasi many times nakakaligtaan natin yung bagay na yon kasi minsan nasanay na tayo sa ating mga ginagawa. Like for example, pag magaling ka ng musician, you don't need to pray sometimes para makapag-perform ka ng mabuti. Sometimes kapag nasanay ka ng mag-preach, sometimes you don't have to pray for you to be able to preach properly. And not just pray, kundi yung talagang manalangin ng taimtim. Manalangin mula sa puso. We need to remember that prayer and other spiritual discipline should be vital in our relationship with God. Yung pananalangin at yung iba pang mga spiritual disciplines, mga kapatid, ay mahalaga sa ating relasyon sa Panginoon. Alam nyo, sa isang mananampalataya na alam niya ang Biblia, alam na alam niya yung mga tinuturo sa iglesia, kaya niyang sumagot ng tama ayon sa nakasulat sa Bible. Pero minsan, bakit kaya hindi nakikita sa buhay yung pagbabago? Kasi wala yung pagkilos ng banal na Espiritu sa kanyang buhay. And that is the problem. Why? Because we don't depend on the power of the Holy Spirit working in us. I want to emphasize that the difference between intimacy with God and spiritual discipline, okay? Ano yung pagkakaiba ng intimacy with God and spiritual discipline? So ito po yung pagkakaiba. Is that spiritual disciplines should strengthen our dependence on Him, okay? Yung ating mga spiritual disciplines ay isang dapat nagpapalakas sa atin sa ating pagdepende sa Diyos. It strengthens our dependence on Him. While yung intimacy with God should strengthen our relationship with Him. That's why kailangan maunawaan natin ng mabuti ano yung pagkakaiba nung dalawa. Nung intimacy with God at saka yung tinatawag nating spiritual disciplines.
Why do you need to pray? Why do you need to pray and fast? Para mapalakas pa yung pagdepende mo sa banal na spirito. Para sa araw-araw, i-acknowledge mo yung gabay ng banal na spirito sa iyong buhay. And that's the reason why minsan, focus tayo masyado sa intimacy with God, yung relationship natin with God. Yes, we do our devotional time. Every time iniisip natin si God, pero we don't have spiritual disciplines that push us or tinutulak tayo para mas lalo pa tayong dumipende sa ating Panginoon. And you know what? Kung anong spiritual discipline na minsan talagang nakakaligtaan natin as a church, it's our prayer and fasting. Kaya nga sa pag-fasting natin, do you know why even Jesus, during His time, ang ating Panginoong Hesukristo, nagawa niyang mag-fast? Because in His humanity, na-acknowledge po niya na dapat siyang dumipende pa rin sa kanyang Ama, na siyang talagang magbibigay ng kalakasan sa kanya. And that's why, brothers and sisters, when we talk about the church, pag pinag-uusapan po natin ang katawan ni Kristo sa pamamagitan nating mga mananampalataya, mahalaga na maunawaan natin na magagampanan lang natin ang ating katungkulan bilang katawan ng Iglesia sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kasi many times, again, like I said, you can perform, pwede kang gumawa, pwede kang mag-excel kasi nakasanayan mo na yan, pinapractice mo na yan. Pero wala yung kapangyarihan ng banal na Espiritu, yung pagkilos ng banal na Espiritu sa iyong buhay. At yun yung minsan nakakaligtaan natin bilang isang iglesia. Second, na usually we miss out when we talk about 1 Corinthians 12, is itong nasa verse 26. If one member suffers, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together. And I would say that our second point is this. We experience suffering and victories together. Tayong mga mananampalataya, bilang isang iglesia, bilang isang katawan ng ating Panginoong Hesukristo, tayong mga mananampalataya, mahalaga na we experience suffering together. But not only that, we experience victory together. Pero bakit kaya natin na-experience yun together? Kasi we journey together. Sama-sama nating hinaharap yung pagsubok. Kaya we experience suffering, but at the same time, we experience victory. Kasi we do it together. Like a family. Pero minsan, di ba, bakit kaya sa atin napakahirap mag-rejoice sa victory ng iba nating mga kapatiran? Minsan, bakit kaya may inggit? Bakit kaya may kompetisyon? May pagtatalo? Ano kaya nangyayari? Well, I would say na kaya may ganon ay baka dahil hindi tayo parte ng pamilya. O maaaring malayo tayo sa ating Panginoon. Malayo tayo sa ating relasyon sa Kanya. Sa ating relationship with God. At minsan, ito yung nakakaligtaan natin. Yung pag-journey natin together. Yung pagharap natin ng pagsubok, ng problema, together. When you don't feel the misery of others, it's either you don't consider them your family or you don't love them.
Kung hindi mo nararamdaman yung kahirapan ng iyong kapatiran, dalawa lang ang dahilan niyan. Posibleng dahil hindi mo sila kinonsider na pamilya, o pangalawa, hindi mo sila mahal. And later on, this will be emphasized in chapter 13, that as a church, we will seek to love. Many times we hear this, oo, galit ka. Okay? Pero hindi ibig sabihin, hindi mo nararamdaman ang paghihirap ng iba. Kaya dapat mas piliin nating gawin yung tama. Hindi natin madi-deny that sometimes may galit pa rin tayo. Sometimes hindi pa tayo nakakapag-release ng patawad or ng kapatawaran. Pero alam nyo po, hindi ibig sabihin nun, hindi mo nararamdaman yung paghihirap ng iba. So hanggat nararamdaman mo yung paghihirap ng iba, ibig sabihin may pagmamahal ka pa rin. Kaya anong gagawin natin? Pipiliin natin yung tama. Pipiliin natin magpatawad. Pipiliin natin makipag-ayos sa ating mga nakaaway, nakapatiran. Dahil sa isang pamilya, hindi tayo perpekto. Nangyayari yun. Ang kailangan nating gawin ay ayusin yung mga problema. Harapin yung mga problema ng sama-sama. And that's why I hope and pray na when we face problems and trials, we face it together. That malalaman mo naman yan eh, kapag ka kulang yung iyong pag-ibig, kung wala kang pagmamahal, kung wala kang concern. Ibig sabihin, di mo nararamdaman yung paghihirap ng iba. That's why yung iba sa atin, walang pake. Kahit yung iba nasasaktan. Hindi sensitive. Kasi nga again, maaaring hindi pa talaga fully develop yung kanyang pag-ibig sa kanyang kapwa. Bakit? Kasi hindi pa ganun kalalim ang kanyang relasyon sa Panginoon. And finally, my last point is that we should desire to show love more than anything else. We should desire to show love more than anything else. Sabi rito sa chapter 12, verse 31, but earnestly desire the higher gifts, and I will show you a still more excellent way. And chapter 13, he said this, if I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing. Verse 8, love never ends. As for prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. As for knowledge, it will pass away. And then he concluded in verse 13. Sabi rito, so now, faith, hope, and love abide. These three, but the greatest of this is love. The greatest is love. Kaya nga po mga kapatid, kahit gaano ka pa kadunong, kahit gaano pa kalalim ang iyong nalalaman sa mga katuruan ng salita ng Diyos, kung wala kang pag-ibig sa iyong kapwa, wala kang pag-ibig sa iyong kapatiran, wala rin. Kahit na ano pa yung spiritual gifts na iyong ine-exercise, ginagamit para sa paglilingkod mo sa iglesia, paglilingkod mo sa Panginoon, kung wala kang tunay na pagmamahal sa iyong kapatiran, sa mga taong nasa paligid mo, wala rin.
The gift one must pursue above anything else, sabi rito, is love. Yun yung gift na dapat nating hinahanap-hanap, dapat nating tinatamasa. Yung pagpapakita ng pag-ibig, pagbabahagi ng pag-ibig sa ating kapwa. Gaano man siya kasama. You know what? I remember this guy na may plano akong bahagian ng salita ng Diyos. I was about to share the gospel, pero I was irritated because of his reaction. And so because of that, hindi ko na tinuloy na i-share yung gospel. But then I realized, hindi yun love. Hindi yun yung pag-ibig na ipinakita ng Diyos sa akin nung ako ay makasalanan, nung ako ay walang pag-asa. You know what? Yung issue talaga nila dito sa Corinth at that time, masyado silang panatiko or masyado nilang binibigay o ginugugol yung kanilang panahon sa pag-exercise ng iba't ibang mga spiritual gifts. Kagaya ng speaking in tongues, yung gift of prophecy. Doon nahuhumaling yung mga mananampalataya nung mga panahong iyon. Pero alam nyo mga kapatid, itong sabi ni Pablo sa kanila, aanhin mo yung gift na hindi naman nakaka-edify sa simbahan. Hindi naman nakakapag-encourage sa mga kapatiran. Kaya nga sinabi niya dito, muli niyang in-emphasize na the greatest of all these gifts is love. Kung wala ka nito, wala ang lahat ng yan. Hindi ko makakalimutan yung sinabi sa akin ng aking kaklase. Nung panahong sabi ko sa kanya, natapos ko yung paper ko, nagpuyat ako, hindi ako natulog ng buong gabi para lang masubmit ko on time yung aking requirement. Pero ito yung hindi ko makakalimutan. Sabi niya sa akin, alam mo bro, hindi ko yan gagawin. Bahala na hindi ko masubmit yung requirement basta't makatulog lang ako ng maayos. Bakit? Kasi naniniwala siya na mas mahalaga yung kanyang physical na pangangatawan, yung kanyang health, kaysa sa kanyang grado. Na sa kanya, hindi niya ipagpapalit ang kanyang physical health sa kanyang grado lamang. And you know what I realize? Alam niyo kung ano yung natutunan ko doon? Bigla akong na-relate yon sa aking buhay, sa aking relasyon sa pamilya. Na-realize ko na worth it ba na minsan nagpupuyat ako, umiinit yung ulo ko, napapagalitan ko yung aking anak, napapagalitan ko yung asawa ko, para lang magawang ko na masubmit on time yung paper ko at maging mataas ang grado ko? And sometimes we are like that. Nakakalimutan natin kung ano yung mas mahalaga. Sometimes we are focusing on the things that are not important. Kagaya ng mga Korinto sa panahong ito, they were focusing on the spiritual gifts, pero hindi sila nagfo-focus sa pagmamahalan, sa pagpapakita ng pag-ibig sa isa't isa. And at the end of the day, alam niyo kung ano yung mas mahalaga? It's not about getting a high grade. It's not about makita na, uy, ang galing ko, nagawa ko ito. At the end of the day, it's all about paano mo ba ipinakita ang iyong pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig mo sa iyong kapwa, sa iyong mga kapatiran. At the end of the day, is it about working, earning money? Or at the end of the day, it is about me having a good relationship with my wife, with my daughter, with my siblings. At yun po ang pagpapakita ng ating relasyon sa Panginoon. Yung pagmamahalan
sa ating mga tahanan, magsisimula, and then sa ating kapatiran, and then sa ating kapwa. Kaya nga mga kapatid, alam ko hindi biro, hindi madali na minsan mahalin yung tao na laging nagpapasakit sa'yo. Kasi minsan ang weakness sa family, masyado tayong komportable sa isa't isa na lumalabas lahat ng baho natin sa bahay. Pero you know what? Doon ka mas lalong mapapatatag. Pag nagawa mong mahalin yung minsan tinuturing mong number one na kaaway, pag nagawa mo yung mahalin, madali na lamang mahalin ang iba. Kaya saan lagi yan nagsisimula? Ang iglesia, nakikita yan sa ating mga tahanan. Kasi minsan, yung alam nyo, yung samahan natin hindi ganun kalalim. Pwede tayong maging nice sa isa't isa kasi hindi naman natin sinasaktan ang isa't isa usually and oftentimes. Sino yung mas nakakasakit sa atin? Many times. To be honest, sino? It's our families. Sometimes. Siguro yung iba, oh, it's not their family. Okay, that's good. That's wonderful. But many times, it's our families. And that's why I urge you, brothers and sisters, that you know, you start to cultivate, you start to show that love to your families. Hindi ako nagsasalita dito dahil na-perfect ko na ito. Isa rin ako sa inyo. Na marami pa akong dapat matutunan sa pag-ibig, sa pagmamahal ko sa aking pamilya. And when we are able to do that, like the Spartans, kagaya ng mga warrior na ito, we will never be impenetrable. Hindi tayo basta-basta kayang gapiin, talunin ng ating mga kaaway, maging ng ating mga problema. Kasi ang solusyon lang talaga sa pagharap natin ng mga pagsubok at problema, ang solusyon ay yung pagkakaisa natin. Yung bilang isang pamilya, pagpapakita ng pag-ibig sa isa't isa. So I'd like to summarize the three things na usually nakakaligtaan natin when we talk about the body of Christ, the church. Again, first one, we are empowered by the Holy Spirit to fulfill our task. Second, we experience suffering and victories together because we journey together. And thirdly, we should desire to show love more than anything else. And finally, I hope and pray na kagaya ng mga Spartans, kagaya ni Christ, we will leave a lasting legacy. Kung na-curious kayo anong ibig sabihin nung ginawang monumento para sa mga Spartans, ito na po yun. Yung sabing, go stranger and to Lacedaemon, tell that here, obeying her behest, we fell. Ito yung ibig niyang sabihin. They defended themselves to the last, such as still had swords using them, and the others resisting with their hands and teeth. Ibig sabihin, hindi sila sumusuko. Lumalaban sila hanggat kamatayan. Till the barbarians, yung kaaway nila, who in part had pulled down the wall and attacked them in front, in part had gone around and now encircled them upon every side. So napaikutan na yung mga Spartans, overwhelmed and buried the remnant which was left beneath showers of missile weapons. So these 300 individuals na kahit na against all odds, kahit na sa matinding pagsubok, hindi sila sumuko. You know why? And this is my theory. Because they have each other. How much more tayong mga mananampalataya that we have Christ on our side, that we have each other.
Ano man yung pagsubok na hinaharap mo ngayon, kapatid, I want you to remember that you have each other. Naririto kami ang iglesia para sa isa't isa. Maaring sa ngayon, hindi pa ganun close yung ating relationship. But it is my prayer na hindi lang tayo magkakakilala dito every Sunday. Dalangin ko na mas lalo pang lumalim yung ating relationship habang lumalalim po tayo sa ating pananampalataya at sa ating relasyon sa Panginoon. Let us pray. Lord, thank you for this reminder. Indeed, ang inyo pong kagustuhan para sa amin ay lalo pang lumago sa aming pananampalataya. Ngunit hindi lang yon. Kalooban niyo po na lalo pa kaming lumago sa aming pag-ibig sa isa't isa. Kagaya ng pag-ibig niyo sa amin. At nawa, Panginoon, tulungan niyo kami na lalo pang dumepende sa inyong kapangyarihan, sa inyong gabay. Dalangin ko rin, Panginoon, na kayo ang siyang patuloy na magbibigay ng kalakasan na hindi kami sumuko at na magkaisa kami upang lalo pa namin kayong mabigyan ng kaluwalhatian. Upang lalo pa nilang makita ang mga taong hindi pa nakakakilala sa inyo, makita nila ang pag-iibigan sa amin. Makita nila ang pag-ibig ninyo sa pamamagitan ng aming pagmamahal sa isa't isa. Nawa magawa namin ito, magsimula ito sa aming mga tahanan. Magawa naming ibigay ang aming mga buhay sa aming mga mahal sa buhay, at the same time, maibigay yung pag-ibig, maipakita ang pag-ibig na ito sa aming mga kapatiran, maging sa ibang mga tao. Maraming salamat, Panginoon, dahil alam namin magagawa namin ito ng may katagumpayan dahil sa inyong gabay at ang inyong kapangyarihan. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.